Hindi ka nga makasagot sa mga argumento ko pagkatapos sabi na, may epic ka nga ngayon. Yun! Sa tanong! Sige, ganito. Ano ba ang pangalan ng ano, ng tunay na itinatag ng Diyos? Anong pangalan? Sasagot na ako? Sagutin mo. Nakikinig ka kung sasagot ako. The natural. Okay, sige. Ayon sa Biblia. Ayon sa banal na kasulatan, walang binigay ang Kristo na pangalan sa kanyang iglesia. Wala. Ang Church of God, common noun yan. Ang Church of Christ, common noun. Hindi pwedeng magamit as proper name or proper noun. Si Soriano lang at saka si Perez ang sabi-saya pa nagbuot-buot. Next question. Oh, saan ba sinabi ni Kristo na hindi na pinangalanan? Saan? Wala nga saan binanggit. Saan? Saan? Nga eh? Chapter 16 verse 18, wala siyang binanggit na pangalan. Saan sinabi niya na hindi niya pinangalanan? Anong sitas? Chapter 16 verse 18, wala siyang binanggit na pangalan. Saan nga ang sitas na sinabi niyang hindi ko pinapangalanon? Answered. Answered. Saan? Answered. Kung ngayon, wala ka. Oh, ikaw yung wala eh. Hindi ka nakakaintindi sa sagot eh. Panini ka ano? Hindi nakakaintindi sa sagot. Dahil wala. Ngayon, ito pangalawang tanong. Ito pangalawang tanong. Yun. Hindi ba ano, sabi mo hindi hindi proper noun ang iglesia ng Diyos. Di ba sinabi mo? Sasagot na ako? Oh, sagutin mo. Okay. Based on grammatical construction sa sentence sa Acts chapter 20 verse 28, 1 Corinthians chapter 1 verse 1 to 2 and Galatians chapter 1 verse 22, common noun po siya, hindi po siya proper noun. Based sa grammatical construction sa binabasa sa talata. May nakalagay ba doon na hindi proper noun? Fallacy of silence. Ah, yun lang. Yan, nag-iimbento ka. Sarili mo lang yan eh. Fallacy of silence! Fallacy, di ba sinabi ko kanina, based sa grammatical construction, hindi na kailangan pa ipababasa mo yung salita mo ngayon pagkatapos ipababasa sa Biblia. Hindi, pwede yun. Based sa grammatical construction, klarong-klaro ang nakasulat sa Biblia. Common noun. Hindi siya proper noun. May nakalagay ba common noun? Next question. May nakalagay ba? Yan ang next question ah. May nakalagay ba common noun? Based sa tamang comprehension, common noun. Sa sarili mo lang yon. Comprehension based on grammar. Yun ang masama eh. Hindi na nagbabasa eh. Basahin mo. Hindi ka nagkakaintindi sa sagot ko eh. Hindi ka nagkakaintindi. Nagbabasa nga ako at gumamit ako ng grammar. Ikaw nagbabasa ka. Wala kang grammar. Kaya nga hindi ka nakakaintindi. Wala kang comprehension. Ito, tuturuan kita. Tuturuan na lang kita. Ako pang tuturuan? Ah, sige nga, sige nga. Tapos kung tuturuan mo ako naman magtatanong. Ikalawang Korinto, 1:1. Basahin mo. Ano nakasulat? Hindi, basahin mo nga eh. Magbasa. Ikaw nagdilang sitas. Ikaw magbasa. Takot ka magbasa kasi sanay ka sa history. Ikaw yung nagbigay ng sitas. Ikaw yung magbasa. Huwag mo kong babasahin. Ha? Ano ako? Buhay mo ko? Sige yung na. Basahin mo. Yun ang mahirap sa kapitulo ba versikulo dila. Ikaw yung kapitulo ba versikulo dila rito eh. Ano nakasulat sa 2 Corinto yung sinasabi mo ngayon? Ano nakasulat? Abo. Iglesia ng Diyos. Tapos? Natural. Nakasulat. Hindi Iglesia Katolika. Deception! Deceptive argument. Sa 2 Corinthians, it is a common noun. Hindi mo yung mapapareha sa Iglesia Katolika na proper noun. Ay! Apalasyos! Deception! Kung sa korte pa, iko-contempt ka na. Kawala ka naman. Kailan nagiging proper noun ang wala sa Biblia? Ay, hindi. Anong wala sa Biblia? Bakit ba ang grammar nagbebe sa Biblia? Ano ba klaseng tanong yan? Ha? Ano raw? Kailan mapaproper na kung hindi nakasulat sa Biblia? Sure di ay?
Kung ang Diyos ba kung ang Diyos ba magtatatag, hindi tama? Kung ang Diyos ang magtatatag, hindi ba tama? Yung ipinatag niya ay tama, pero hindi niya pinangalanan. Oo, sino nagsabi sa'yo? Ang Biblia. Saan? Saan sinabi si Biblia na hindi niya pinangalanan? Sa chapter 16, verse 18, walang pangalan siyang binanggit. May nakalagay ba doon na hindi pinangalanan? Hindi na nga niya binigyan ng pangalan kaya walang pangalan eh. Yun lang ba si Itas, alam mo? Siyempre, ang pagtatag yun ni Kristo eh, di ba? Pagtatag yun ni Kristo. Kaya Kristo tayo nagbabase nito kung pinapangalan ng Kristo o hindi. Ang pagtatatag, pwedeng wala. Pero sa sa ibang kita. Ayun! Wala ito eh. Oh, kawawa naman itong taong ito. Di ba sinasabi mo hindi pinangalanan? Kawawa. Wala nga siyang binanggit na pangalan, di ba? Sabi niya, itatatag ko ang aking iglesia. Hindi niya sinabi na ito ang pangalan ng aking iglesia. Babaw naman ang argumento mo. Oh, ikaw yung mababaw rito. Hindi ka nakakaintindi sa binabasa mo. Sasabihin pa ba ni Kristo na hindi ko papangalanan? The fact na hindi niya binanggit, walang pangalan siyang binanggit eh. Dapat mag-aral pa kayo. Ikaw ang mag-aral. Kasi nga yung pagbabasa mo, wala kang komprehensyon eh. Ito, babasahin ko yung unang Korinto ah. Babasahin mo. Sige nga. Unang Korinto. Ikalawang Korinto. Sige. Ikalawang Korinto. Labo ng mata ko ah. Ikalawang Korinto. Uno-uno. Sige nga. Basahin mo. Sige nga. Dali lang. Sige, basahin mo. Oh. May sinabi diyang pangalan, ha? Sige. Si Pablo na apostol ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Timoteo na ating kapatid. Sa iglesia katolika. Oy, hindi naman pala eh. Nagtatanong ka sa akin pagkatapos ang binabasa mo, chine-chase mo yung ano eh. Iglesia ng Diyos yan, dyan ay hindi yan ano, hindi yan. Hindi yan proper name, remember. Ano sabi niyan? Sa original Greek, hindi yan proper name. Hindi na kasi matanggap. Ikaw yung hindi makatanggap. O, tingnan natin sa original Greek. Tika. Ika, babasahin natin. Ito. Okay, 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 2 at chapter 1. Chapter 1 verse 1. Okay, Greek. Tingnan natin kung capital letter bang nakasulat. Tingnan nga natin. Okay, tingnan nga natin dito. Okay, ayun. Tingnan natin ha. Kung proper ko yung capital letter ba yung nakasulat rito, tingnan natin. Para makita natin yung katotohanan. Oh, ito ha, hindi yan. Hindi yan, okay, hindi yan. Hindi yan. Okay, ito, hindi. Iba yung na-click eh. Ito. Yun! Ayan na. Ayun. So, okay. Itong sinasabi dito, Ecclesia to Theo. Ito. Ecclesia to Theo. Proper noun yan? Matatawa yung mga biblical scholar sa inyo kung babasahin nyo yan na proper noun yan. Bakit si yung mga scholar, Hindi mo pwedeng gawin patay ng mga scholar. Kasi yung mga scholar sa yung mga experts, hindi ikaw expert rito. Bakit? Hindi ikaw expert rito. Tika. Sinabi nga ni San Pedro, babasahin ko muna. Ito ha. Para hindi tayo mailigaw ng mga taong ito. 2 Peter chapter 3.
verse 16. So kaya nga magbabasa tayo based sa ha, mga scholar ha, sabi ni San Pedro. Okay. This is gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. So, Yung Eklesia to, hindi pa ako nagtatanong. Ito, yung Eklesia to, yung Eklesia to, tika muna, hindi yan swak na swak eh. Ang nabasa rito, Eklesia to Teo. So ngayon, ang nabasa rito, common noun o proper noun? Common noun o proper noun? Opo. Oh, dito sa Biblia ako, proper. Proper si Mubaga. Wala na to. Wala na. So ibig sabihin, hindi ka nakakaintindi sa nakasulat sa banal na kasulatan. Next na tanong. Uy, ako magtatanong, hindi ikaw. Ikaw ka na. Next na tanong gani. Sige, tanong. Yan. Ngayon. Pakita mo ngayon sitas na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia. Hindi naman namin katuruan na letra po letra babasahin sa Biblia, kasi walang katuruan si Kristo na kailangan mabasa letra po letra sa Biblia. Wala yan sa Biblia. Tama, hindi. Wag mo akong hanapan ng letra po letra, kasi hindi namin yan paniniwala. Next yan question. Yan ang mahirap kasi pag naiipit na, hindi na makakasagot ng tama. Walang may papakita. Ikaw yung hindi makatama rito eh. Kasi yung paniniwala ninyo, tika muna. Yung paniniwala ninyo, huwag niyong ipakain sa amin. Again ha, wala kaming pananampalataya, wala kaming katuruan na letra po letra basahin, hindi po namin yan katuruan. So ibig sabihin, huwag mong ipakain yung pananampalataya ninyo sa amin. Next question. Tama, hindi litra por litra. Pero kung ganun pala, naniniwala ka na hindi litra por litra. Na ano? Bakit litra por litra kayo sumasamba? Sino litra por litra mo sumasamba? Oh. Litra por litra sumasamba. Oh. Saan mo pala nakita sa Aral Katolika na kami sumasamba litra por litra? Hindi mo alam? Ayun! Kami sumasamba litra por letra? Hindi mo alam? Sige nga, ilatag mo nga na sinasabi ng Iglesia Katolika na ang mga Katoliko sumasamba litra por letra. Sige nga. Pero, tinanong mo, saan daw mababaw kung sinasabi ng Iglesia Katolika? Ano ba, para kang luko-luko pag sinasabi mo na litra por litra kami sumasamba. So ikaw yung luko-luko rito ngayon? Ay, ikaw. Kasi pinipilit mo na kami sumasamba litra por letra. So ikaw ay ano loko-loko rito ngayon? Yun bang paglilingkod niyo sa mga larawan? Hindi. Ayun, umabot na kin. Tapos sa tayo sa iglesia, pumunta naman tayo sa larawan. Hindi, balik tayo sa iglesia. Balik tayo sa iglesia. Wag ka pumunta muna sa larawan, dito muna tayo sa iglesia. Balik tayo. Sige. Pakita mo yung ano, bigyan mo ako ng sitas. Na kahit na hindi litra pul litra, batayan lang. Kasi si Pablo, ginagamit ni Pablo yung Iglesia ng Diyos. Ni isang beses, hindi na ginamit ang Iglesia Katolika dahil wala sa Biblia yan. Imbento lang yan, galing sa tao. Okay. Sagot. Sasagot na ako. Sasagot na ako. Okay. Okay. Yung katuruan na kapag hindi mabasa sa Biblia ay hindi totoo, imbento yan ni Luther na sinusunod ni Mr. Soriano. Hindi, wala yan. Sasagot muna ako.
Sasagot muna ako. Sasagot muna ako. Wag mo kong i-interrupt sa sagot ko. Again, pinaka number one, walang katuruan ang Panginoong Jesucristo na kapag magturo, kailangan mabasa letra por letra. Wala yan sa Biblia. Kaya nga, yung pangalan ng iglesyang ipinatag ni Kristo, hindi yan inilagay ni Kristo sa nakasulat sa Biblia. Bakit po? Kasi alam po niya na darating kayo na mag-aangkin ito. Ngayon, bakit ginamit ng mga apostol ang iglesia ng Diyos? Hindi po siya proper name, kundi descriptive name, kagaya ng iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia ng mga Hintil, iglesia ng mga taga-Korinto, iglesia ng mga taga-Roma. Kasi descriptive name yan, hindi yan proper name. So ngayon, pag sasabihin mo sa akin na meron bang mabasa sa Biblia, iglesia Katolika, kung may mabasa pa, aangkinin ninyo yan. So again, wala kaming katuruan na letra por letra. So ang base namin, bakit Iglesia Katolika? St. Matthew chapter 16 verse 18, even the gates of hell shall not prevail against it at the time of the foundation until now, sa lahat ng panahon ay nandyan ang kanyang iglesia. Catholic in time. Number two, Catholic in place. St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, I will be with you always till the end of time. So ibig sabihin, ang kanyang iglesia, Catholic in place. Number three, Catholic in origin. Eh bakit po? Kasi ang iglesia po niya ay hindi po ito nawala from the time of the foundation until now. Paatras po sa lahat ng panahon nandyan po ang kanyang iglesia. Romans chapter 1 verse 7 to 8. Next question. Catholic in origin, baka mo? Sinagot ko na. One word is enough for a wise man. Catholic in origin, baka mo? One word is enough for a wise man. Ngayon. Sa Israel ba? Sa Israel ba? Nung nagtatag si Kristo, may Katoliko na. Ah, sagot. Sasagot na ako. Sige. Okay. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung founder ng Iglesia Katolika. So ibig sabihin, before Christ, wala pang Iglesia Katolika. Sana si Tas. St. Matthew chapter 16 verse 18. Sabi ng Panginoong Jesucristo, I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it. Teka muna, sasagot muna ako. St. Matthew chapter 16 verse 18. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung iintindihin niyo nakasulat, even the gates of hell shall not prevail against it. Catholic in time, bakit? Kasi hindi niya gustong mawala ang kanyang iglesia. So, universal siya in terms of time. Catholic siya in terms of time. Catholic in place. St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. I will be with you always till the end of time, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi Catholic, ang meaning niya is universal. Universal in time, universal in place, and universal in origin. Bakit po? Kasi hindi ito pwedeng malaganap kung hindi ito galing sa Jerusalem. Ang Iglesia Katolika, as per history is concerned, ang Iglesia Katolika ay galing sa Jerusalem. Next question. Saan naman nababasa sa Biblia na ang Katoliko ay galing Jerusalem? Answered. Saan? Answered. Saan ang Answered. Saan? Answered. Saan ang sitas? Ganun answered lang, ganun mo, diba? Ano answered? Wala. Hindi ito wise man eh. hindi naiintindihan yung sagot ko rito. again. Sinabi ko kanina, one word is enough for a wise man. Bakit po? Kasi sinabi ko na Catholic in time, Catholic in origin, Catholic in place. St. Matthew chapter 16 verse 18, St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, and Romans chapter 1 verse 7 to 8. Galing ba ito sa Jerusalem? Yes. St. Luke chapter 24 verse 47. Ayon sa history, ang iglesia niyan ay Iglesia Katolika. Next question. Sabi mo kasi, galing Jerusalem ang Katoliko. Ang tatag ni Kristo, nagtatag si Kristo sa Jerusalem. Iba kasi yung galing sa Jerusalem at iba yung galing sa Roma. Sasagot na ako. At iba yung nakarating sa Roma. Sasagot na po ba ako? Ha? Mahilig ka rin lang magtanong ng sitas, kapitulo versikulo, ipakita mo yung sitas na ang Katoliko galing sa Israel. At sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ha? Kasi ang pangalan ng iglesia, doktrina 'yan.
Doktrina yan, kaibigan, doktrina. Okay. Sasagot na ako. Teka. Ang dami din naman ng tanong. Sasagot muna ako. Wala sa Biblia ang doktrina nyo, kaya hindi mabasa. Yun. Okay, sige. Sasagot muna ako, ha? Again, di ba sinabi ko na kanina, one word is enough for a wise man. Pinaka number one, hindi doktrina ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nakasulat lahat sa Biblia. Wala. Turo po yan, doktrina yan na inimbento ni Luther na inadapt ni Mr. Soriano. Pangalawa, di ba sinabi ko na kanina, hindi pinangalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero by nature, Catholic in time, Catholic in origin, Catholic in place. Catholic in time, yung sinabi ko na kanina, St. Matthew chapter 16 verse 18. Catholic in place, St. Matthew chapter 28 verse 19. Then Catholic in origin, St. Luke chapter 24 verse 47, kasi galing ito sa Jerusalem ang paglaganap sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pag sinabi kong galing, ang ibig sabihin, ang origin of this church, galing mismo sa Jerusalem. Bakit po? Kasi doon itinatag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Kaya nga sabi ko, origin. Ibig sabihin, from. So, nanggaling sa Jerusalem. Next question. Yun nga masama eh. Pinagyayabang mo galing Jerusalem. Yun ang pinagyayabang mo galing Jerusalem. Ang isang galing Jerusalem, dapat makita yan, mapatunayan yan sa Biblia, hindi sa bunganga lang. Okay. Sagot. Sasagot muna ako. Sabi mo galing sa Biblia, wala naman yan sa Biblia eh. Hindi nakasulat sa Biblia na kapag magtuturo ka dapat galing sa Biblia. Wala yan sa Biblia. Imbento yan ni Luther eh. Na sinusunod ninyo. Wala yan sa Biblia. Huwag niyong ipilit yan sa amin kasi wala kaming paniniwala, wala kaming doktrina na letra por letra lahat nakasulat sa Biblia. Kahit nga ang Kristo, sinabi niya, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi sinabi niya first century, second century. Hanggang sa katapusan ng mundo, hindi detalyado. So ibig sabihin, maraming mga bagay na hindi nakasulat sa Biblia pero dapat natin paniwalaan. Sa anong paraan? Second Thessalonians chapter 2 verse 15, by way of apostolic tradition. Yan yung pinaniwalaan namin. Yung Biblia ninyo, wala yan sa Biblia. Wag mo ipakain sa akin na hindi pa nanampalataya ng mga apostol. Tama yan, apostolic tradition, hindi Catholic tradition. Sagot. Hindi niya namamalayan pag sinabing apostolic tradition, Catholic in origin kasi yan eh. Pag sinabing apostolic tradition from the time of the apostles, ipinasapasa po yan from the time of the apostles until now. Kaya nga, term tradition, it is a teaching, it is a thing handed down from one generation to another generation. Hindi ito nakakaintindi ng tradition eh. So ibig sabihin, ang teachings ng mga apostles from the time of the foundation of the church until now, ipinasapasa ito. Kaya nga, tinatawag naming apostolic tradition na may Catholic in origin. Next question. Sabi mo, pinasapasa. Opo. Saan mo mababasa na mga apostol ay lumuluhod sa harap ng mga ribulto? So, ibig sabihin, tapos na tayo sa simbahan, sa iglesia. Doon na tayo sa ribulto. Specific muna natin. Tika. Specific muna natin. Pag naiipit na kayo sa rason, sa ribulto kumakapit ito eh. Ah. Ah, pag sa iglesia naiipit sa ribulto ko nakapit, di ba? Tapos tayo sa iglesia. Hindi, binanggit mo kasi ikaw nagbanggit eh, pinasapasa eh. Sabi mo pinasapasa. Dapat sagutin mo yung kasi yung tanong ko, sinabi mo yun. Hmm. Binabanggit mo. Huwag kang umiwas. Hindi po umiwas. Doon ka sa ribulto eh. Doon tayo sa origin ng iglesia. Tika. Pag sinabi natin teachings, ibig sabihin broad po yan. Pero wag po muna tayong pupunta doon sa particular, dito muna tayo dapat magtatapos sa iglesia. Pag tapos ka na sa iglesia, ay doon tayo pupunta sa ribulto. Sige nga,